ba ang pinakasalan mo? Pananagutan kita. Pero kahit kailan, hindi kita pwedeng ibigin. Oo, aminin ko. Mahal kita. Nang dahil sa salapi mo. At nang dahil sa pag-ibig ko sa'yo, handa akong pumatay at mamatay. Katawan ko lang ang minahal mo. At hindi ang pagkatao ko. Mr. Romantico. Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga tagasubaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Lahat pong yan sa loob ng kalahating oras, dito sa ating dulang. Mr. Romantico. Mukhang wala kang balak pumasok sa trabaho. Dito na lang po muna ako sa bahay, Papa. Anyway, natapos ko naman po lahat ng trabaho ko sa office yesterday. Oh, pero wala ka namang schedule ng pagtuturo ngayon. Kasi po... Kabisadong kabisado kita, anak. Kapag ayaw mo magtrabaho, it means you're sad. Naaalala mo na naman si Susie. 3 years din po siyang nagtrabaho sa akin bilang assistant ko. Kaya hindi niyo po may aalis sa akin na malungkot ngayong iniwan na niya ako. Alam mong hindi natin siya maaaring pigilin. Mag-aasawa na siya. I know, Papa. And I understand her. Nalulungkot lang po ako talaga. But don't worry. Lilipas din po ito. Tulad lang ng nangyari sa mga una kong nakasama. Dapat naman kasi, anak. Makipag-boyfriend ka na. Para hindi ka na masyado nalulungkot kapag umaalis ang mga nagiging assistant mo. Pa, hindi naman po yun ang solusyon sa problema ko. Alam ko yun. Nagbibiro lang naman ako eh. Ang totoo, malungkot din ako ngayon. Alam mo naman ang nangyari sa Tita Minerva mo, hindi ba? Opo. Uli lang lubos na ngayon si Fides. Eh, kailan po kayo pupunta sa lamay niya? Mamayang hapon. Gusto mo ba sumama? Opo, Papa. Gusto ko rin damayan si Fides. Fidel. Pinsan. Tito Lauro, Venice, wala na si inay. Iniwan niya na tayo. Nalulungkot ako na kahit ipinagamot ko si Minerva, hindi ko pa rin nailigtas ang aking kapatid. Walang naging silbi ang ginawa ko. Huwag niyo pong sabihin niya, Tito. Dahil hanggang sa huling sandali ni inay, nagpapasalamat siya sa inyo. At nagpapasalamat din po ako dahil sa dami ng naitulong niyo sa amin. Kaya lang nalulungkot ako dahil mag-isa na ako ngayon. Ay, hindi ka naging isa, Fides. Narito kami ni Papa. Tama ang pinsan mo. Hindi ka namin pababayaan. Tito. Sa amin ka natitira. Pag-aaralin kita. At gagampanan ko ang naiwang obligasyon sa iyo ng iyong mga magulang. Salamat po, Tito Lauro. Maraming salamat po. Wow!
pala ng kwarto mo, tsaka ang laki. At ito na rin ang magiging kwarto mo simula ngayon. Ay, salamat! Kahit na matagal na tayo nagkalayo, hindi ka nagbago. Siyempre, simula bata pa lang tayo, close na tayo, kaya bakit ako magbabago? Basta, make yourself feel comfortable dito, ha? At home ka rito. Sabi ni Tito, tumutulong ka sa kanya sa business niyo? Oo. Marunong naman akong mag-computer, eh. Kaya natutulungan ko si Papa sa ibang gawain doon. Nagtuturo din ako ng mga short course sa mga tulad kong visually impaired. Pero may schedule yun. Oh, di makikilala ko rin pala yung mga kaibigan mo na may kapansanan. Correct ka dyan. Kaya magiging masaya ka rito. Sana nga, pinsan. Oo, Fides. Maliban na lang kung naiwan ang puso mo sa probinsya. Oh, ikaw talaga, pinsan, no? Wala pa akong boyfriend. Ang gusto ko muna, maabuti yung mga pangarap ko. Ay, maganda yan. Ikaw, meron ka na bang boyfriend? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Ayaw mo pang bumalik sa probinsya? Uy, bakit, Warren? Oo nga naman, anak. Noon, nag-resign ka sa office dahil sabi mo, mas gusto mong doon lang sa probinsya. Kaya sinamahan ka namin ng mami mo. Hindi pa ba maayos ang pakiramdam mo? I'm okay now, mami. Daddy! Gusto ko lang sanang makita muna yung mga kaklase ko nung college bago tayo bumalik ng province. Ay, nadalawin mo sila? Bala ko po sanang mag-schedule ng meeting namin dito. Kung papayag po kayo. Ay, okay lang, son. Okay lang. Basta't magiging masaya ka. Pero, huwag ka magpapagod, ha? Yes, mami. And thank you. Ay, may babalita nga pala ako sa'yo, anak. Ang kaibigan mo, si Fides, narito na rin siya sa Maynila. Ha? Paano po nangyari yun? Eh, may sakit ang nanay niya. Patay na si Minerva. Kaya si Fides, kinuha na ng Tito Lauro niya. Kawawa naman ang kaibigan ko. Tatawagan ko siya. Hello, Warren. Salamat sa pakikiramay mo. Pasensya ka na. Hindi man lang ako nakapunta sa Burol at living ni Aling Minerva. May mahalaga kasi akong inaasikaso dito sa Maynila, kaya natagalan ako. Ah, okay lang. Naintindihan ko naman. Fides, pwede kaya kitang puntahan dyan? Kasi sa bahay ni Tito mo, para naman magkita tayo bago ako bumalik sa probinsya natin. Ha? Eh, sandali. Itatanong ko muna kina Tito kung pwede. Kasi nakakahiya naman eh, dahil hindi ko ito bahay. Nakakayang sumagot sa'yo. Sige, sige. Tawagin na lang kita ulit, ha? Para malaman ko. Okay, sige. Salamat. Si Warren po yun. Eh, nagkataon kong nandito siya sa Maynila. Kasi gusto po niya akong makita at makakwentuhan bago po siya umuwi sa probinsya. Ay, sige. Papuntahin mo siya. Ay, talaga po dito. Mas mabuti na dito kayo mag-usap ng mga kaibigan mo. Ay. Lalo na kung lalaki yun. At ibig kang ligawan. Ayun nga lang, pinsan mo. Ayaw magpaligaw. Kahit anak ng kaibigan ko, ayaw niyang ligawan siya. Umiiwas siya. Kasi po natatakot si pinsan na masaktan. Na lokohin lang siya dahil sa kanyang kalagayan. Sabi ko na nga ba eh, yun ang dahilan. Ay, sana'y magbago rin ang pananaw ng aking anak. Hindi naman lahat ng lalaki eh, manluloko.
ikaw lamang sa buhay ko. Love Story. Oh, son. Bis na bis ka. May lakad ka ba? Yes, Daddy. Saan ka naman pupunta? Kina Mang Lauro, yung tito ko ni Fides. Nagkausap kayo? Yes, Daddy. At pumayag naman itong si Mang Lauro na magpunta ako doon. Pero anak... Teka, isama mo ang driver natin, ha? Para sa magmaneho ng kotse, para sa'yo. Si Daddy naman. Kaya ko naman po eh. Warren, please. Sumunod ka na nga lang. Para din sa itong ginagawa namin. Ayaw namin na may masamang mangyari sa'yo. Mabuti naman, Warren, hindi ka nahirapan na hanapin itong address ni Tito. Hindi naman. Tinulungan ako ng driver namin. Ay, ganun. Ayaw nga pala. Warren, si Venice, pinsan ko. Only daughter ni Tito Lauro. Hi, hi, Venice. Pinsan, nakikipagkamaysay si Warren. Pasensya na. Hindi ko kasi nakikita. Hello din, Warren. Bulag siya, Fides? Oo. Pero tulad ng mga mata natin yung kanyang mga mata, kaya hindi halata. Pero... siya ang nagbukas ng gate sa amin. Kasi kabisado ko na tong bahay namin, kaya nakakakilos ako ng maayos dito. At hindi lang yun ang kaya niyang gawin, ha? Marunong din siyang mag-computer. Graduate din siya ng communication. Ha? Oo. Talaga? Oo. Tinutulungan nga niya si Tito Lauro sa business niya eh. Buti hindi ka nahihirapan, Venice. Mas mahirap kung wala akong gagawin. Malulungkot ako. Masasayang pa ang talino at kakayahang ibinigay sa akin ng Diyos. Ayoko nang ganun, Warren. Gusto ko, kahit may kapansanan ako, maging productive pa rin ako. Nakaka-impress ka naman. Yung tao kasing kakilala ko, iniisip niya na hindi na siya maaaring maging productive. Wala na siyang magagawa. Ito, samantalang ikaw, patuloy na lumalaban sa buhay. Ganon? Well, para sa akin, hindi natin dapat sayangin ang nag-iisang buhay natin. Hindi natin dapat hayaang masira yun. Dahil sa lungkot at kawalan ng pag-asa. Ay, ang dami ko nang sinabi. Iwan ko muna kayo, ha, para makapagkwentuhan naman kayo. Puro tungkol sa akin yung pinag-uusapan nyo, eh. Ay, wag ka nga alis. Mas masaya kung tatlo tayo magkukwentuhan, di ba? Oo nga naman, pinsan. Join ka na rin sa amin. Gusto mong dito na muna mag-stay sa Manila, anak? Well, kung sa bagay, mainam yun. Nang madali ka matingnan ng iyong doktor. Daddy, gusto ko rin po sanang balikan ang trabaho ko sa office. Ha? Anong nangyari? At biglang nagbagong isip mo. Good morning, Mommy, Daddy. Good morning, son. Oy, gising ka na rin lang. Halika. Sumabay ka na sa amin mag-breakfast ng daddy mo. Okay. Ang aga mo naman yata ang gumising. May lakad ka ba? Di po ba? Sabi ko na sa inyo yesterday. You mean, ngayon ka na babalik sa office? Yes, Dad. Oh. Para naman maramdaman ko na uli yung pagiging productive ko. Sabihin mo nga sa akin, ha? Sino ba nagpayo sa'yo na magtrabaho uli? Si Fides ba? Anak, hindi mo siya dapat sundin. Dahil mali ang payo niya. Hindi niya alam ang tunay na kalagayan mo. Ma'am, hindi po si Fides. Wala pong nagpayo sa akin. Ako po ang may gustong gawin ito. Pero anak, nag-aalala ko sa iyo. Alam mo ang kalagayan mo. Mami, okay lang ako. Promise, ingatan ko ang sarili ko.
At lahat po ng medicine ko, iinumin ko. Payagan nyo lang ako. Sige na. May malulungkot ako niyan pag hindi kayo pumayag. Alice, palagay ko, pagbigyan na lang natin ang ating anak. Ako, Mike, isa ka pa eh. Eh, hindi mo naman siguro gugustuhin malungkot si Warren. Ay, nako. Ha, Alice, sige na nga. Pero kapag may nangyaring masamang kay Warren, ikaw ang sisisihin ko, Mike. Upo ka, Warren. Salamat. Nagpunta sa mall si Fedez eh. May binili lang. Pero kanina pa yun, kaya malamang pauwi na siya. Okay lang, okay lang. Hindi naman ako nagmamadali. Tapos na yung mga ginagawa ko sa office. Pauwi na nga ako eh. Naisip ko lang na dumaan dito. Nag-uopisina ka pala. Pero sabi mo, sa probinsya ka nakastay. Kakabalik ko lang sa trabaho ko, Vinis. Nagbago kasi ang isip ko. Ayoko nang umuwi ng probinsya. Eh, bakit? Meron kasi ako na-realize na tama ka. Mahirap yung walang ginagawa. Malungkot. Mas masarap pa rin na maging productive. You mean, dati, feeling mo hindi ka productive? Parang ganun na nga. Kaya malungkot ako eh. Bakit? Huwag na natin pag-usapan yun. Anyway, nabago naman na ako eh. Siya nga pala, may dala akong food. Ito oh, ta-ta-ta. Hawakan mo, hawakan mo. Ang laki ng kahon. Hulaan ko. Pizza to, no? Oh, ang galing mo naman. Paano mo nahulaan? Eh, kasi favorite ko ang pizza, lalo na kung Hawaiian. Buti pala, ito yung naisip kong dalin para pagsaluhan nating tatlo. Ikaw pala ang magaling tsumamba, eh. Vinis, pwede ko bang malaman ng cellphone number mo para... Ha? Huh? Para naman makakwentuhan din kita, tulad ni Fides. Fides, matagal na ba kayong magkaibigan ni Warren? Ay, mga ilang taon na rin. Mula lang bumalik si Namang Mike at Aling Alice sa probinsya. Kasi ang alam ko, magkakilala yung parents niya tsaka parents natin. Ganun ba? Nanliligaw ba siya sa'yo? Ay, hindi Friends lang kami. Kasi mabait siya tsaka hindi matapobre kahit na mayaman. Kaya naging close ako sa kanya. Bakit mo naman natanong? Kasi kung nanliligaw siya sa'yo, boto ako sa kanya. Ano? Ikaw talaga puro ko biro. No kidding. Feeling ko, okay siyang maging boyfriend mo kasi thoughtful siya. Tsaka masayang kausap. Talaga? Pero hindi nga siya ganun noon. Madalas nga, malungkot siya. Ay, hiningi nga pala niya yung cellphone number ko para magkakwentuhan din daw kami. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she brings. Anak! Kanina pa yung ka-text mo ah. Sino ba yan? Si Warren po, Papa. Yung kaibigan namin ni Fides. Yung anak ni Mike. Eh, buti pa ang lalaking yun. Sinasagot mo pag tumawag at nag-text. Pero si Wendell na anak ng kaibigan ko, ayaw mong pansinin. I'm sorry po, Papa. Kasi naman, ang yabang niya. Wala nang magaling, kundi siya. Oh, well, mukha nga mayabang ang batang yun. Tapos, naniligaw pa siya sa akin. Naku, lalo lang akong naiinis. Anak, wala namang masamang ligawan ka. Dalaga ka. Mabait, maganda at matalino. Eh, alam niyo naman pong ayaw ko na nililigawan ako. Tama na sa akin ang pakikipagkaibigan. Hanggang dun lang. Palagay mo,
Hindi man liligaw sa'yo si Warren? Papa, kung may gugustuhin man siya, I'm sure si Fedez yun. Kasi matagal na silang friends. Kaya safe ako kay Warren. Warren, mag-half day ka na lamang bukas sa office. Oh, bakit naman po, Mami? Nakalimutan mo ba? May schedule ka tomorrow afternoon sa iyong doktor. Ay, oo nga pala. Yan ang sinasabi ko eh. Dahil sa katatrabaho mo, pati check-up mo, nakakalimutan mo. Ma'am, sorry na. Di ko naman sinasadya eh. Okay, okay. So, sumahan ka namin, ha? Sige po. Ay, hindi ko na naman mapupuntahan si Venice. Venice? Sino yun? Ah, pinsan po ni Fides. Siya ba yun nung lagi mong kausap sa cellphone? Yes, ma'am. Mukhang nawiwili ka sa pakikipag-usap sa babaeng yun. Kausap na naman ni Warren si Venice. Mas madalas na siyang tawagan ni Warren, kaysa sa akin. At kapag nagpupunta naman dito si Warren, pisan ko agad yung hinahanap niya. Halatang si Venice ang gusto niyang makita. Bakit ganun? May gusto kaya siya sa pinsan ko? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Oh, Warren, anak, gabing-gabi na. Bakit narito ko pa sa terrace? Nagpapaantok lang po ako, Daddy. May problema ka ba kaya ka hindi makatulog? Wala po. In fact, masayang-masaya nga po ako ngayon eh. Talaga lang, hindi po ako talaga dalawin ng antok. Anak, eh masama sa'yong mapuyat. Kapag nakita ka ng mami mo, yak, mag-aalala na naman yun. Sandali lang naman po ito, Dad. Magpapahinga na rin po ako. O sige, pero huwag ka magtatagal dito, ha? Opo, opo. Maiwan na kita. Bakit nga ba hindi ako makatulog? Hindi mawala sa isip ko si Venice. Ang pagkakwentuhan namin, para bang nasasabik ako na lagi siyang makita at makausap. Bakit kaya? Bakit kaya ganito ang nararamdaman ko? Umiibig ba ako sa kanya? Ating gabi na, hindi pa rin ako makatulog. Hindi mo wala sa isip ko si Warren. Nakakatuwa siya. Sabi niya, masaya raw siya at na-inspire raw siya pagkausap niya ako. Nakakatuwa talaga. Para bang napakagandang kanta sa pandinig ko ang mga sinasabi niya. Bakit ba ganito? Ang saya-saya ko pag kausap ko siya. Hindi ako nagsasawang alalahanin ang mga pagkukwentuhan namin. At pag hindi naman siya agad nakakatawag, namimiss ko siya. Hindi. Ibig kayang sabihin, may feelings ako sa kanya? Thank you.
ang isang boteng pabangong ipinaligo mo ah. Saba punta mo. Wala namang pasok sa opisina. Dadalaw po ako, tinabinis. Dadalaw ka lang? Naligo ka ba ng pabango? Parang manliligaw ka na. Pwede rin, Dad. Oh? Oo, pag nakachempo ako, magtatapat na ako ng feelings ko. Aba, talagang manliligaw nga ah. Eh, sabagay. Mabait naman si Fides. Ayun nga lang, mas bata kaysa sa'yo. Mami, hindi po si Fides ang gusto ko. Kaibigan lang po siya para sa akin. Si Venus po ang gusto ko. Ang pinsan niya. Ano? Anak, hindi ba may kapansanan yun? Bulag siya, di ba? Bakit parang nagagalit kayo, Mami? Wala namang pong problema kahit bulag siya. Anak laman, Diyos ko, mag-isip ka nga. Huwag mong ituloy ang gagawin mo, Warren. Mami! Ayoko sa kanya. Hindi siya makabubuti para sa'yo. You're so unfair, Mommy! Hindi niyo ba nga nakikilala si Vinny? Sinahatulan niyo na siya? Bakit po? Dahil po ba sa kapansanan niya? Iniisip niyo na hindi siya makakatulong sa akin? Warren... Oo! Wala siyang maitutulong sa iyo! Mommy! Mommy, iba na yung panahon ngayon! May kapansanan man ang isang tao, nakakagawa na rin tulad ng normal! Sa tulong ng makabagong teknolohiya, at higit sa lahat, sa ngalan ng pag-ibig, ang tao pantay-pantay, Mami! Iba ang sitwasyon mo, anak. May sakit ka! At kung magmamahal ka, gusto ko yung mahalagaan ka! Sa kalagayan ni Venice, ano niyang gagawin yon? Ganong isa pa rin siyang alagain. Maging practical ka naman sana, anak! Venice, sabi mo maaga tayong pupunta sa office dahil may kliyente si Tito na kakausapin mo. Oo, Fides. Oo. Oh. Eh bakit ayaw pang matulog? Ano bang iniisip mo? Nagtataka lang ako. Kasi hindi natuloy yung pagpunta dito ni Warren. Tsaka wala rin siyang tawag o text. Baka naman bigla siyang nautusan ng daddy niya. Ni mong Mike. Ah, siguro nga. Iniisip mo siya, bakit? Naliligaw na ba siya sa'yo? Hindi, ano ka ba? Friends lang kami. Nagtaka lang talaga ako. Ay, huwag na nga natin siyang pag-usapan. Mabuti pa, matulog na tayo. Inaantok na ako eh. Okay, ikaw bahala. Good night, Fides. Good night. Kahit di mo man aminin, Venice, nararamdaman ko may feelings ka kayo, Warren. Alam ko yun. Dahil babae rin ako. At ayoko mamaramdaman na sasaktan ako. Dahil nun pa man, mahal ko na si Warren. Tito Lauro, ano po yung mahalagang bagay na sasabihin niyo sa akin? Tungkol sa kaibigan mong si Warren. Bakit po, Tito? Ano po tungkol sa kanya? Ano ba masasabi mo sa kanya? Mabait po siya. Seryoso sa buhay. May nobya na ba siya? Alam ko po wala. Bakit niyo po naitanong? Naliligaw ba siya sa aking anak? Po? O kakaalam ko, hindi naman po. Pero masyado silang close. Oo nga po, napapansin ko rin yun. Willing-willy at masaya si Warren kapag kausap si Venice. At ganun din naman ang aking anak. Baka naman po talagang magaan lang yung loob sa kanya ng kaibigan ko. Fides, pwede bang sabihin mo sa akin ang lahat ng nalalaman mo tungkol sa kanila? Okay po. Pero dito, iniisip niyo ba? Baka maglihim sa inyo si Venice? Hindi naman sa ganon. Gusto ko lang makatiyak
na hindi mapapahamak ang aking anak. Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Para sa iyo, Venice. Ang favorite chocolate mo. Oh, nag-abala ka na naman. Tuwing dadalaw ka rito, lagi kang may pasalubong. Masaya akong gawin yan. Ilang araw ka rin hindi nakapasyal, ha? Oo nga eh. May naging problema kasi. Ganun ba? Warren, kung ano man ang problema mo, naniniwala akong makakaya mo yun. Mukha namang magaling ka eh. Venice, mas makakaya ko yun kung kasama kita. Warren? Kasi lumalakas ang loob ko dahil sa'yo. Naging inspirado ako at masaya mula nang makilala ka. Salamat. Nakatulong pala ako. Noon kasi, nawawalan ako ng pag-asa. Pero alam mo, dahil sa'yo, nagbalik ang pag-asang yun. Warren. Hanggang sa naramdaman ko na lang na... Venice, mahal kita. Warren? Naiintindihan mo ba yung sinasabi mo? Bulag ang nililigawan mo. Nauunawaan ko. At ang sinasabi ng puso ko, mahal kita kahit ano ka pa. Pwedeng humahanga ka lang sa akin dahil sa mga nakakaya kong gawin sa kabila ng kapansanan ko. O pwede ring naaawa ka. At akala mo, pag-ibig na yun. Hindi totoo yan. Talagang mahal kita. Mahal kita, maniwala ka. Warren, please. Pag-isipan mo munang mabuti. At mag-iisip din ako. Venice, bakit umalis agad si Warren? Tsaka... bakit malungkot ka, pinsan? Fides, nagtapat ng pag-ibig sa akin si Warren. Ha? Anong sinabi? Hindi ko siya sinagot. Sabi ko, mag-isip muna siya. Pero aminin mo, mahal mo rin siya, diba? Nararamdaman ko yun, Venice, kasi babae rin ako. Hindi ko siya dapat mahalin. Mahihirapan lang siya kung magkakatuluyan kami. Nakikita mo naman yung kalagayan ko. Natatakot din ako na baka dumating yung panahon na magsawa siya at magbago. Magiging napakasakit nun para sa akin. Venice. Kaya hindi ko hihintayin mangyari pa yun. Ngayon pa lang, kinalayuan ko na siya. Ayun po nangyari, Tito. At sasaktan na naman pala ng aking anak ang kanyang sarili. Ibig niyo sabihin, nangyari na po ang ganito noon? Sa mga naging crush niya, oo. Iniiwasan niya yon kapag nahuhulog lang loob niya. Naaawa ako kay Venice. Kasi alam ko,
May karapatan din siya lumigaya. Fides, ikaw ang higit na nakakikilala kay Warren. Palagay mo ba, magagawa niyang saktan ang damdamin ng aking anak? Tito, mabait po siya. At tingin ko, hindi niya makakayang lukuhin ang aking pinsan. Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Anak, nalulungkot ka. May problema ba? Daddy, hindi po sinasagot ni Venus ng mga text at tawag ko. Dahil sa kanya, nag-iisip ka ng ganyan? Anak, makasasama yun sa puso mo. Daddy, mahal ko po si Venus. Ngayon lang ako nagmahal ng ganito, Dad. Dad, umibig din kayo, di ba? Siguro naman, nauunawaan niyo ako. Eh, bakit ba ayaw kanyang sagutin? Nag-alit pa siya sa'yo? Tingin ko po, iniiwasan niya na ako eh. Dahil nagtapat na ako sa kanya. Itinuloy mo pa rin. Anak, huwag ka sanang masasaktan, ha? Kaya lang, baka naman... Baka hindi kanya mahal. Hello, Warren. Napatawag ka. Ibis. Ibis, salungan mo naman ako. Tulungan? Ayaw kasing sagutin ng pinsan mo yung mga text at tawag ko. Nagsimula ito, matapos ako magtapat ng damdamin ko. Ganun ba? Iniiwasan niya ako. Tulungan mo naman ako. Kausapin mo siya. Tapos pakisabi, huwag niya namang gawin ito sa akin. Nagihirap ng damdamin ko, Fides. Okay, sige. Gagawin ko. Pero palagay ko mas okay kung... Magpunta ka na lang dito para magkausap kayo. Salamat, Fides. Salamat. Isa ka talagang tunay na kaibigan. O sige na, Warren. Meron pa kasi akong gagawin eh. Bye. Sakit. Mahal kita, Warren. Pero ang pinsan ko, mahal mo. At mahalaga rin sa akin, si Venus. Fides? Si Venus, hindi niya dapat maramdaman umiiyak ako. Bakit, Venus? Pakicheck mo naman ang monitor ng computer ko. Huminto kasi ang NVDA ko, kaya ayaw niyang magsalita. Okay, sige. Susunod na ako. Hindi sinabi sa akin ni Fides na ikaw ang bisita ko. Huwag kang mainis sa kanya. Pinakiusapan ko siyang gawin yun. Para harapin mo ako. Venus, ba't mo ba ako iniiwasan? Wala naman akong ginawang masama. Warren. Kasalanan ko ba yun? Kasalanan ko ba na maging tapat sa damdamin ko? Kalimutan mo na ako. Venus. Hindi ko matatanggap ang pag-ibig mo. Pero bakit? Venus, mahal kita. Malinis ang hangarin ko sa'yo. Venus, pakiusap naman o. Huwag mong gawin sa akin to. Hindi mo ba naiintindihan? Ayaw kong mahirapan ka. Kung yun ng mga normal... Nahihirapan sa buhay. Lalo ka na kapag naging tayo. Kasi nga, bulag ako. Mahirapan man tayo, hindi kita iiwan. Lagi kitang alalayan at babantayan. Hindi mo lang ako ng pagkakataong patunayan sa'yo. Ang katapatan ng damdamin ko. Hindi.
ayaw ko. Natatakot akong makipagsapalaran. Kalimutan mo na lang ako. Hindi, Benis. Ang kamay ko, Warren, bitiwan mo. Kalilibutan lang kita kung sasabihin mo hindi mo ako mahal. Warren! Hindi mo masabi, no? Dahil mahal mo rin ako. Di ba? Di ba? Oo! Mahal din kita. Pero, natatakot ako. Papawiin yung pag-ibig ko. Ang iyong takot. Natutuwa ako sa inyong pagtatapat, Dennis. Warren? Kahit kailan naman po, hindi ako naglihim sa inyo, Papa. Kaya nga po, naipa siya namin na nasabihin na sa inyo yung tungkol sa amin. Salamat. Hinahangaan ko ang lakas ng loob mong magtapat. Malinis po ang hangarin ko sa inyong anak, Tito Lauro. Kaya ako po ito ginawa. Sana, Warren, huwag mong paluluhain ang aking anak. Pangako po, hindi ko po siya paluluhain. At ngayon pa lang, paghahandaan ko na yung aming kasal. Kasal agad? Kakasagot ko lang sa iyo, ah. Oo! Yun naman talaga tayo patungo, di ba? Dahil sure na ako sa damdamin ko sa iyo. At syempre, kasama sa bridesmaid si Fides. Di ba, Fides? Oo ba? Ako yata ang nagpakilala sa inyong dalawa. Venice, panay-post mo ng hugot line sa FB, ah. Tawang-tawa yung mga friends ko na nakakabasa. Good. Napatawa ko sila. Ang sihasiha ko kasi, Fides. At dahil yun kay Warren. Natural lang naman yun, eh. Dahil kayo na ngayon. Ganito pala, no? Kapag alam mong mahal ka rin ng taong mahal mo, hindi maipaliwanag ang happiness mo. Maligaya rin ako para sa inyo. Salamat sa iyo, Fides. Dumating ka rito. Dahil sa iyo, nakilala ko siya. At nakalaya na ako sa takot ko. Nabusog ka ba sa snack natin kanina? Busog na busog. Ikaw? Busog din. Pero konti lang yung kinain ko, eh. Bakit? Hindi ko kasi maramdaman ang gutom pagkasama kita. Talaga lang, ha? Oo, totoo yun. Hindi bola. Gusto ko nga, kumaba pa ang buhay ko, eh. Para makasama kita ng mahabang panahon. Ano ka ba? Hindi ka pa mamamatay. Bata ka pa, no? May itatanong nga pala ako sa'yo. Ano yun? Hindi pa tayo tinitingnan ng mga tao? Mula dun sa restaurant hanggang dito sa park? Hmm? Bakit mo naman naitanong yan? Kasi bulag ang girlfriend mo. Huwag ka nang makonsyus sa kanila. Hindi sila ang mahalaga kung hindi tayo. Warren, sana hindi ka magbago, ha? Hindi, Venice. Habang panahon, ikaw lamang sa buhay ko. Warren, bakit? Anong nangyayari sa'yo? Wala. Medyo napagod lang siguro ako. Kaya, para akong nanghihina.
Marami kasi akong ginawa sa office kanina. Alam mo, mabuti pa. Umuwi na tayo para makapagpahinga ka. Pero hindi pa tayo nagtatagal dito sa park. Okay lang yun. Next time na lang tayo magtagal dito. Oh, anak. Gabi na. Magpahinga ka na. Bukas mo natapusin sa office yung mga papeles na yan. Mami, kaunti na lang po ito. Matatapos ko rin po ito. Ay, bakit ba minamadali mo yan? Pwede naman bukas. Mamamasyal pa po kami ni Venice bukas. Oh, nagpupunta ka pa rin pala sa kanya. Ikaw talagang bata ka, lahat ang bawal sa iyo ginagawa mo. Pagpapagod, pagpupuyat, pag-iisip. Ano ka ba naman, anak? Kaya ko to, ma'am. Kaya... Warren! Warren! Bakit mo hinawakan ang dibdib mo? Mami! Nihihirapan akong... Oh, Diyos ko! Akong... Ano ka ba sinasabi ko? Ay! Hinibatayan ako! Mike! Mike! Bilisan mo! Kailangan dali natin sa ospital si Warren! Mike! Kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Ang anak ko, huwag mo akong iiwan, anak. Hindi ko kaya. Alis, tama na. Magandang mga mata mo. Ikaw kasi! Kung hindi ka pumayag na magtrabaho ulit si Warren, hindi mangyayari sa kanya ito. Akala mo ba hindi ako nahihirapan sa nangyayari sa kanya ngayon? Alis, hirap din ang kalooban ko. Nag-iisa natin siyang anak. Pero nagiging konsuelo ko na kahit pa paano, napaligaya ko siya sa pamamagitan ng pagpayag ko sa kanyang hiling. Ayoko mo wala sa atin ang ating anak, Mike. Ayoko. Ganon din ako. Pero alam nating darating ang panahon na iiwan niya tayo. Ayoko. Kaya nga gusto ko maging masaya siya kahit sa konting panahon na lang. Kahit sa pamamagitan ni Kanisa. Ang babaeng yun, kasalanan niya kung bakit nagpapakapagod ang ating anak. Kung bakit nasa ospital na naman siya ngayon. Hindi niya dapat makilala ni Warren. Huwag kang magsalita ng ganyan. Tiyak na masasaktan ang ating anak. Lalo na ngayong sinagot na siya ni Venice. Hindi. Hindi ito dapat. Hindi. Bakit kaya ganun, Fides? Hmm? Ang alin? Kahapon pa hindi nagpupunta rito si Wari. Hindi rin niya ako tinatawagan. Oh, tinetext man lang. Baka naman merong mahalagang inaasikaso. Kinsan, kahit marami siyang ginagawa, nakakahanap siya ng paraan para i-text at tawagan ako. Tinawagan mo na ba siya? Oo, pero hindi ko makontak ang phone niya. Wala rin siyang sagot sa mga text ko. Nag-aalala na tuloy ako. Uuwi ka? May iaayos lang ako, Mike. O sige, pero sana sandali ka lang, ha? Para kapag nagising na si Warren, narito ka. Oo. Babalik agad ako. Sige, maiwan muna kita. Ang sabi ng doktor, hindi pa rin bumubuti ang kalagayan ng aking anak. Oo, naman siya. Napakabata pa niya para mawala. Si Venice, siya may kasalanan nito. Dapat nang maputol ang ugnayan nila ni Warren. Wala siya may tutulong sa aking anak. Napakahirap na ang kalagayan ni Warren.
Magiging pabigat lang ang babaeng yon. Kaya kailangan ko nang gawin ang nararapat. Dapat nang matapos ang kanilang relasyon. Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Ikaw pala si Benis. Ang sabi po ni Manang sa akin, kayo raw po ang mommy ni Warren. Ako nga, at aparito ko. Para makausap ka. Benis, hindi ako masamang tao. Mahal na mahal ko lang ang aking anak. Kaya ko ito ginagawa. Ano pong ibig niyong sabihin? Layuan mo na ang aking anak. Mahawa ka sa kanya. Po? Ma'am, bakit po kayo umiiyak? May nangyari po ba kay Warren? Oo. At kasalanan mo kung bakit siya nasa ospital ngayon. Nasa ospital? Bakit po? Paano po siya? Bawal sa kanya ang magpuyat, ang magpagod, at ang lapis na pag-iisip. Pero lahat yun nagawa niya dahil sa iyo. Kaya sumumpong na naman ang sakit niya sa puso. Hindi. May sakit pala sa puso si Warren. Bata pa lamang siya. May problema na ang kanyang puso. Kaya gano'n na lang ang pag-iingat namin sa kanya. Nagagamot namin siya. Pero walang magawa ang salapi. Nakikiusap ako sa iyo, Miss. Layuan mo na ang aking anak. Para humaba pa kahit kaunti ang buhay niya. Wala ka namang maitutulong sa kanya. Hindi mo siya maaalagaan. Alice. Lalo mo lang pahihirapin ang sitwasyon. Grady. Mami. Atak. Narito ko. May binili lamang ang mami mo. Daddy, nararamdaman ko. Hindi na po akong magtatagal. No. Don't say that, son. Mabubuhay ka pa ng mahaba. Makakasama ka pa namin ang iyong mami. Gusto ko pa rin sanang mabuhay para sa inyo at para kay Benis. Mahal na mahal ko siya, Daddy. Ayaw ko po sanang iwan siya. Kaya lang, iba na pong nararamdaman ko. Warren, anak. May gusto po sana akong ipakiusap. Daddy, sana umayag kayo ni Mami. Sinabi ko po ito noon sa aking doktor. Ipakiusap. Ano yun, anak? Sige, sabihin mo. Ang sabi ng mami niya, Fides. Papa. At kasalanan ko raw. Kaya sumumpong na naman ang sakit sa puso ni Warren.
ako. Hindi. Si Warren, may sakit sa puso. Babaeng yun, oh. Bakit ka niya sinisisi? Wala kang kasalanan sa nangyari. Please, Papa. Huwag na po kayong maghalit sa kanya. Tulungan niyo na lang po akong makarating sa ospital. Ano? Gusto kong makahusap si Warren. Gusto kong malaman ang kalagayan niya. Denise, baka lalong magalit ang mami niya. Tama ang pinsan mo, anak. Baka saktan ka ng babaeng yun. Magmamakaawa ako sa kanya, Papa. At kung kailangan lumunod ako, gagawin ko. Umayag lang siyang makausap ko ang mahal ko. Hindi ako magpapahig na tanggalin nila ang mata ng anak ko. Lalo naman nilang gagawin ka ako si Warren. Alice, hindi ang mga doktor ang may gustong gawin yun. Si Warren mismo, hiniling niya yun sa kanila. Ano? At bakit niya hiniling yun? Dahil gusto niyang ibigay kay Benis ang kanyang mga mata. Ang babae niyo na naman. Hindi naman niya talaga titigilan si Warren. Kinausap ko na siya. Sinabi ko, layuan na niya si Warren. Ano? Alice, hindi mo dapat ginawa yun. Hindi niya alam ang gustong gawin ng anak natin. Kahit na! Ayoko! Ayoko! Alice, hindi pa rin ako makababay. Alice, pumayag ka na. Maaaring ito na ang huling kahilingan ng ating anak. Bibiguin mo pa ba siya ngayon? Ay, bakit kailangan mangyari ito kay Warren? Mabuting anak naman siya. Bakit siya pa? Masakit din ito sa akin. Pero sino tayo para tutulan ng kalooban ng may kapal? Para hindi ko makakaya mawala siya sa atin, Mike. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Ang sabi ng doktor kanina, sikapin na lang nating maging maligaya ang mga huling sandali ni Warren. Warren, tulad ni Venice, alalang-alala din ako sa'yo. Dahil mahal na mahal din kita. Pero kaano man kasakit ang maramdaman ko, hindi ko yun dapat ipakita sa lahat. Dahil wala akong karapatan. Dahil kayo ng pinsan ko, ang tunay na nagmamahalan. Siguro naman, natatandaan mo pa ako, Mike. Oo naman, Lauro. Isa kang mabait na kanayon. Kaya hindi kita makakalimutan. Naparito ako para sa mga anak natin, kina Venice at Warren. O paano niyo nalaman na narito si Warren? Ang alam ko, hindi alam ni Venice ang kalagayan niya. Nagpunta sa bahay si Alice. Siya nagsabi. Ah, oo. Naalala ko na. Sinabi niya sa akin ang tungkol sa kanyang ginawa. Ako nang humihingi ng paumanhin sa inyo sa lahat ng kanyang masasakit na sinabi. Ang totoo, kasama ko si Venice. Ako lang ang unang pumasok dito para maiwasan ang gulo. Mike, gustong makausap ng anak ko.
ang iyong anak. Maaari ba? Kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Kayo? Ma'am, parang nyo na pong awa. Payagan nyo akong makausap si Warren. Kahit sandali lang. Parang nyo na pong awa. Huwag ka lumuhod sa akin. Mahal na mahal ko po ang anak ninyo, ma'am. Sige na. Tumayo ka na. Puntahan mo na siya. Maraming salamat po. Maraming salamat. Warren. Finis. Salamat at nakarating ka dito. Hindi mo sinabi sa akin na meron ka palang malubhang sakit. I'm sorry. Ayaw ko kasing mag-alala ka. Yun ang dahilan kaya sinasabi ko sa'yo na pakiramdam ko hindi na ako productive. Pero nang makilala kita, nagbago ang lahat. Naging makulay ang paligid. Warren. Sayang nga lang dahil naiwan na kita. Hindi Warren. Huwag kang magsalita ng ganyan. Mamubuhay ka pa. Alam ng Diyos kung gaano ka gusto ang kung mabuhay pa. Kaya lang, siguro talagang hanggang dito na lamang ko. Sorry. Diba? Sabi mo, hindi mo ko iniwan. Bakit ngayon? Iiwan mo na ako. Binis, huwag kang umiyak. Huwag kang umiyak. Matutupad rin ang pangako ko. Dahil iiwan ko sa'yo ang aking mga mata. Aalalayan at babantayan ka ng mga mata ko, Binis. Kahit wala na ako. Ikaw ang kailangan ko. Hindi ang mga mata mo. Binis. Magpapakasal ka ba sa akin? Kahit na ganito na ako. Kahit kailan at kahit saan, handa akong pakasal sa'yo. Kasi mahal na mahal kita, Warren. Ibig niyong sabihin, ibibigay ni Warren ang kanyang mga mata kay Venice? Oo, Lauro. Yun ang pakiusap niya sa amin ng kanyang mami. Noong una, ayokong pumayag. Lalo sabi ko, kawawa naman ang aking anak. Ganyan ang kalagayan niya. Aalisan pa ng mga mata. Pero naisip ko, lalo magiging kaawa-awa ang mami anak kung sasaktan ko kanyang damdamin sa kanya mga huling sandali.
Maraming salamat sa inyong pagpayag. At hinahangaan ko ang kadakilaan ng pagmamahal ng inyong anak. Gusto raw nilang makasal sa madaling panahon. Aayusin natin ang lahat para makasal sila agad. Kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Hindi ko alam, Fides. Hindi ko alam na nasaktan pala kita. At ngayon wala na siya. Gusto mo naman kaming iwan. Venis, wala na ba kaming halaga sa'yo? Kahit kaunti. I'm sorry, Pinsan. I'm sorry. Venice, masaya kami't handa ka ng magpa-opera ngayon. Ngayon, magkakaroon na ng kaganapan ang kahilingan ni Warren. Opo, Mami. Daddy, hindi ko po sasayangin. Hindi ko po sasayangin ang mga matang binigay sa akin ng asawa ko. Iingatan ko po ito. Tulad ng pag-iingat ko sa pagmamahal namin. Naging successful ang operation. Maliwanag ko nang nakikita ang kapaligiran. Maraming salamat sa mga mata mo, Warren. Ang mga mata mo ang siyang aalalay at gagabay sa akin, katulad ng gusto mong mangyari. Nasaan ka man ngayon, mananatili ka sa puso ko, Warren. Ikaw lamang sa buhay ko. Kaibigan, inyo pong napakinggan ang kasaysayan ng pag-ibig ni Venice. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Lionel Benamin, Phil Cruz, Susan Robles, Rico Paniero at Rocky Terra. Sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical director, Boboy Zalonga. Sumulat ng ating kasaysayan, Telma Corporal Alcantara. Sa madamdaming direksyon ni Geraldine de la Cruz. Ito po naman ang inyong kaibigan, si Henry Uri, na nag-aanyaya sa inyo na muli nating pakinggan at laging subaybayan ang mga natatanging kasaysayan ng pag-ibig dito sa Ikaw Lamang sa Buhay Ko Love Story.